Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po. Sabihan po natin yung ating katabi ng mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Ayan. Kung nag-iisa naman po kayo, sabihan nyo yung sarili ng mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. It's been a month po, or actually more than a month na simula nung na-operahan ako. And I praise God kasi ngayon po balik normal na yung strength. And nakakatulong na ulit ako sa mga gawaing bahay. So nagpapasalamat ako kay God sa pagsama niya sa akin sa mga oras na yon. Grabe yung kaba ko. Parang movie lang siya na nangyari. Kasi pag pinasok ko sa operating room. Pero amazing lang kasi ang bilis. I mean, natulog lang ako. Tapos pagising ko, tapos na. Yun. So nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil siya yung sumama sa akin and even yung support ng family ko, yung naramdaman ko rin po. Yun po, purihin natin ang Diyos at nais kong i-share yung verse na Isaiah 25:1. Sabi po dito, O Lord, I will honor and praise your name, for you are my God. You do such wonderful things. You planned them long ago, and now you have accomplished them. So it also refers to to our salvation. So si Jesus Christ yung pinalalo na ni God na matagal na. And yet, binigay pa rin ni God for us kasi ganyan tayo kamahal. Bago po tayo mag-upisang umawit, manalangin po muna tayo. Father God, we thank you for today. We thank you for your goodness unto us, O Lord. Through Jesus Christ, naramdaman namin yung tunay na pag-ibig, yung unconditional love mo para sa amin. And we pray, Father God, that we will bring back all the glory and praises to you, O Lord. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat sa amin. Na pinupuri ka namin, Ama. Naway, tulungan mo ang aming puso at isip na mag-focus lamang sa'yo. At isang tabi muna yung mga distractions. And help us to see, encounter you today, this morning, O Lord. Salamat, God. In this mighty name we pray. Amen. Thank you.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lay down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For You are with me, Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Verse 6, surely Your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you.
Salamat po, Panginoon. Umagang ito. Sabi ko sa awit, 51:10-11, sang pusong tapat ang sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alasin, ang espiritu mo ang papaghariin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon nito at ako inyong sinamahan sa panalangin para sa buong iglesia. Salamat sa proteksyon at karunungan, Ama. Salamat sa habag at pag-ibig mo sa amin. Kayo ang aming pastol, kayo ang aming lakas at sandigan, dahil ikaw po ang aming Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng panahon at oras mo na hindi masukat. Naway maging tapat kami sa inyo dahil kayo tapat at totoo. Itawad po sa lahat ng aming mga gawaing hindi kalugod-lugod sa inyo, Ama. Bagamat may laging paalala sa inyong mga salita, ay di kami makasunod. Patawad po, Panginoon. Patuloy po natin ipanalangin ng mga may karamdaman. Patuloy pong bigyan ng kagalingan ng ating aming kapatid na si Kuya Mac Flores sa patuloy na pagpapacheck up at i-provide po ang mga kakailangan niya para sa kanyang mga gamot. Protection din po para sa mga doktor at health workers na tumitingin sa kanya. Ganun din po ng Panginoon, manatili ang presensya ng inyong anak na si Jesus sa lahat ng tagapaglingkod nyo, manalampalataya man at hindi, at lahat ng sumusunod sa inyo, Panginoon. Gabayan din po ang mga online na gawain, youth, at ang mga Bible study, ang BG, at lalo na po ang aming online service upang patuloy na wakay mapapurihan, Ama. Tuloy po kayong kumilo sa bawat tao sa mga handang sumunod sa inyo. Makilala kayo na siyang kanlong at pastol ng buong bansa at magbibigay ng kalayaan at tahimikan sa buhay at puso ng bawat nakikinig sa inyo. Ganun din po, Ama, patuloy pong magos ang biyaya niyo sa bawat pamilya, ang lahat ng aming mga pangangailangan, financial, emotional, at lalo ang spiritual. Ang mga nagtatrabaho, bigyan po ng proteksyon sa mga sakit o ano pa mang kapahamakan. Naway kayo ang maging gabay at lakas ng bawat isa. Maging sandigan sa lahat ng sandali. Patuloy po na kagalingan at pagsustina ng mabuting kalusugan ng bawat isa, lalo na sa mga mahihina at may karamdaman pa. Lubos din po kami nagpapasalamat, Ama, sa patuloy na gabay niyo sa aming worship team, sa mga awit, at sa mga prayer leaders, Ama. Maging sa mga tagapag-ayos ng panambahan tuwing Linggo. Salamat din po sa walang sagabal at maayos na internet connection at online platform upang magpatuloy ang aming worship service. Patuloy po kaming humiling sa inyo sa aming lingguhang panambahan na magpatuloy kahit online, walang makapigil at walang maging sagabal. Upang papuri pa sa salamat namin sa inyo ay maging kalakasan sa iba. Pag-ingatan mo po at patnubayan, bigyan ng mabuting kalusugan ang mga naglilingkod sa inyo, lalo na sa Janina na siyang nagsasaayos ang lahat ng gawain sa Lord of God Christian Fellowship. Panginoon, tulungan mo rin na matuklasan kayo ng mga taong nais kayong makilala at uhaw sa inyong salita. Patuloy lang na kayo hanapin, gamiting ilaw ang Lord of Light at patuloy na pagdalo sa worship service upang maging alagad din nyo. Sa gayon ay mapapurihan, dakilain, at dahil kayo ang aming Diyos, tagapagligtas at siyang una sa buhay ng bawat isa. Samahan mo po kami lagi sa aming paglakad upang maipahayag ang inyong dakilang layunin at kalooban at kadakilaan sa lahat ng oras maging sa panambahan. Panginoon, naway magumapaw ang kagalakan sa aming mga puso ng tagapaglingkod niyo. Dahil kayo ang aming Diyos, ang aming gabay at pag-asa. Ikaw ang ilaw at buhay namin. Maging tapat kami sa pagbibigay ng ikapo. Kami ay tulungan sa paggamit ng biyayang galing sa inyo. Kayo ay tapat sa pagbibigay, naway maging tapat din kaming maibalik ang
aming ikapo sa inyo. Maging bukas ang aming mga puso at isipan sa pangunguna ng banal na espiritu sa mga gawain sa iglesia, lalo na ng online na Bible study, DG, at lalo na ang aming worship service at iba pang gawain para sa Panginoon sa buong iglesia. Patuloy kaming mga hubugin, kaming mga nag-aaral ng salita upang mas lalo pang lumago sa pananampalataya. Gaybayan mo po ang mga nanghihina at uhaw sa inyong salita, Panginoon. Pangunahan mo rin po ang aming mga kapatid na nawala ng hanap buhay at nangangailangan. Kayo po ang mag-provide ng kanilang mga kailangan, lalo na ng financial, upang makakuha ng pagkakakitaan nila. Bigyan mo rin po ng mabuting kalusugan at maayos sa pangangatawan at protection sa panganib ang mga panganib sa mga sakit na kumakalat, lalo na ng COVID. Ayon po sa Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas. Ang kalakasan nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Tinataas po namin, Ama, ang aming mga tagapaglingkod ngayong buwan ng Pebrero at hanggang sa darating na buwan ng Marso 2022. Ang aming mga preachers ay si Kenno Caballero sa February 27 at worship leader si Sasso Dayag. Maging sa darating na Marso 6 si Kuya Bong Tumanon at March 13 si Kuya Ando Sirenan. Salamat po kami noon sa karunungan para sa aming mga tagapaglingkod. Sa presensya mo, sa pagsasayad ng oras at binibigay mo para sa kanila, upang maipahayag ang mabuting balita para sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God is our promise keeper. And I hope our next song will serve as a testimony sa kung paano natin pwedeng panghawakan yung promise ni God sa atin. And ako personally, I am always reminded by the Holy Spirit through my life verse, sabi po sa 1 Corinthians 10:13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out. And let's sing to Him.
help us to focus on you and to see you and to encounter how good you are and how faithful you are to our lives despite the challenges and struggles we are facing. Thank you, Jesus. Thank you, God. In my name we pray. Araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Naway mabuti naman po ang inyong kalagayan. Ngayon po nakikita niyo po sa litrato ay patunay po na patapos na po ang buwan ng February at malapit na po ang pagpasok ng March. At ngayon po ay tunay nga po na napakasarap siguro na pumunta po sa beach, no, at mag-swimming po. Pero tandaan po natin nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemya. Pero kung iisipin po natin, no, mabuti pa rin at tapat ang Panginoon sa atin sapagkat nung nakaraang, mga nakaraang linggo lamang po, no, nakaraang linggo lamang, ay atin po sinelebrate ang 30th anniversary po ng ating iglesia. Akalain niyo po, no, ganun na po pala kakatanda ang ating iglesia. At kung titingnan niyo po itong mga litratong ito, ito po yung nagpapatunay na tumatanda na po tayo lahat at hindi lamang po tumatanda, marahil po ay mga lumusog na din po. At pero... hindi lamang po yun ang makikita po sa mga litratong ito, no? Kundi makikita po yung katapatan ng Panginoon, kabutihan niya, dahil alam po natin yung katotohanan na hindi naman po tayo nakarating ng 30 years po na anniversary kung hindi po dumaan sa pagsubok ang ating iglesia. Ngunit sama-sama po natin tunugunan ito sa tulong ng Panginoon. At yaman din lamang po na nabanggit po natin yan, ang ating pong bansa ay humaharap sa economic crisis. At ngayon po ay nalalapit na po ang election. Malapit na ilang buwan na lang po. Nagsimula na nga po ngayong February ang election season. At kung natatandaan niyo po, lagi ko ito pong pinapakita sapagkat ito po ay magandang paalala sa atin, no, ng ating mga pamantayan sa pagpili ng ating mga iboboto. Nabanggit ko po dati, no, about a calling, about character, about conviction, and about competency. Okay, or competence. Nabanggit rin naman po natin yan. Gusto ko lang po mag-emphasize dito sa particular na portion na to, no? Yung character po. Sabi po dito, we need to evaluate how they would respond or have responded to certain scenarios, no? At gusto ko lang po bigyan ng tugon yun sapagkat tunay nga po, no, ang character po ay yung ating tugon po sa mga nangyayari po sa ating mga buhay. At dapat po ang piliin nating leader ay yung subok na nakita, napatunayan na po na may abilidad. At kung ang kanya pong ano, no, okay, pag-respond sa mga bagay po or sa crisis po ay makikita po natin lalong-lalo na po ngayong pandemya. Kaya naman po ay naanyayahan ko po ang bawat isa sa atin ko tung tayo po ay boboto, ay iboto po natin yung nararapat na maging pinuno po ng ating bansa. Yaman din lang po na nabanggit natin yan. Ang dahilan po dun ay dahil dumadaan nga po sa krisis ang ating bansa dahil po sa pandemya. Kaya naman po kailangan po natin ng pinuno na mangunguna. Okay, pinunong may character na mangunguna po sa ating bansa towards recovery. Ngunit hindi po natin ineneglect yung katotohanan po na kahit po sa ating mga personal na buhay ay humaharap din po tayo sa mga pagsubok at paghihirap. Hindi ko po alam ang inyong karanasan, pero ngayong pandemya po, no, ang dami pong nangyari. Hindi ko mga inaasahan nangyari po sa aking buhay. Nagdulot po ng pighati at nakalungkutan po sa aking buhay. At siguro lahat po makakarinit, no? Pero ito po ay isang magandang paalala. Itong ating pag-aaralan, pagbubulay-bulay ngayong umaga, ay para po sa ating lahat. Sapagkat ito po ay sinulat ng manunulat ng aklat na ito upang tugunan itong mga katotohanan ng ating nabanggit. Yaman din lamang po nabanggit po natin yan. Ito po ang paksa po natin ngayong umaga. Encouragements in the midst of trials. Ang tema po natin ay, what encouragements can we have in the midst of trials? At dalawang katotohanan po, no, ang ating pong titingnan ngayong umaga, nakasagutan. Bilang kasagutan po sa tema natin, no. Una po, the testing of faith produces steadfastness. Ang pangalawa po ay, through steadfastness, we may be perfect, complete, lacking in nothing. At ito po ang ating talata ngayong araw na ito. Matatagpuan po ito sa James chapter 1 verses 2 to 4. Sabi po dito, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in
nothing. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos Ama, salamat po sa kalayaan na meron po kami upang magkatipon po, Panginoon, kahit po ay hiwalay-hiwalay po kami, pero ginamit niyo po ang teknolohiya upang kami po ay sama-samang manambahan po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kabutihang ito, sapagkat kahit sa ganitong paraan, Panginoon, maaari po kami makinig ng inyong salita. Panginoon, gamitin niyo po ako bilang inyong pong instrumento, bilang inyong mouthpiece, Panginoon, sa pagbibigay po ng mensahe nyo ngayong umaga. Kayo po ang magpirapiraso ng tinapay ng buhay at pakainin po ang bawat isa sa amin. Panginoon, samahan mo po kami. Salamat, Panginoon, alahil alam po namin na kayo po ay nakikinig at tutugon sa mga panalangin ito. Naaayon po sa mabuting kalooban at kagandahan po ng inyong plano para sa amin. Ito po nalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Yaman din lamang po, nabanggit na po natin yan. No? Tingnan na po natin yung konteksto po ng ating talata bago po natin sagutin yung katanungan na what are the encouragements, okay, in the midst of trial po. Sabi po, titingnan po natin yung konteksto po, no? Ang aklat po ng James ay isinulat po ni James. Obviously po, no? Kung saan po, he is the brother of Jesus. At siya din po ay isang significant na pinuno po ng movement po ng mga mananampalataya sa Jerusalem, no? Sa Jerusalem Church, no? At para kanino po ba isinulat ang aklat na ito, ang sulat na ito, no? Marahil po ito isinulat, kaya po sa mga theologians at mga nag-aral po, nagsaliksik po patungkal dito, ay ito po isinulat ng panahon na bago po no pumanaw si James. At ito po ay sinulat para sa mga believers. Anong klaseng believers po? Yung mga nagsasuffer po, no? Okay, those who are suffering because of persecution. At napaka-unique po ng aklat nito. Napakaganda. Actually, inaanyayahan ko po kayo na basahin ang kabuuan po ng aklat ng James. Pagkat napakaganda po ng mga matutunan natin, mga katotohanan na dapat po nating malaman. Fini-feature po nito yung traditions of wisdom literature, no? Okay, makikita po natin sa forma po ng pagsulat ni James na very influenced po siya ng wisdom literature like Proverbs, Psalms, the Book of Job. At makikita rin po natin, kasama po dito, no, yung mga turo po ng ating Panginoong Jesucristo. Very specifically po, yung Sermon on the Mount. Ano po ba yung emphasis na kabuuan po ng aklat ng James? Ito po ay the practicality of faith, no? Okay? To be joyful, to be patient in the midst of trial. Kung saan po ito po yung magiging sentro po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Nabanggit din po doon yung faith without works is dead, no? About true wisdom at marami pa pong iba. Kaya naman po ini-invite ko po, no, sa ating pong pag-aaral po ng aklat ng James po, no? Unang bahagi lang po yung titingnan natin. Pero basahin po natin yung kabuuan po ng aklat dahil maraming matututo ng napakayaman po ng salita ng Panginoon dito. At yaman lang naman nasabi na po natin ng mga bagay na ito ay tignan po natin yung buong outline. Ito po ay invitation sa atin para talagang basahin ito, no? Nahati po to sa ilang bahagi, no? Sa siyam na bahagi po. Unang bahagi po, obviously greetings, dahil ito po ay sinulat para sa mga mananampalataya sa iglesia po, no? Pangalawa po is, okay, the testing of faith, no? Kung saan po nandito po ang talatang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang pangatlo po, hearing and doing of the word. Okay, grabe po, no? Okay, ito po ay napakagandang tema po na dapat po nating matutunan din. Pang-apat po, no, the sin of partiality. May focus po, no, about dung sa pagkakaroon po ng favorites, no? Pang-lima po, faith without works is dead, no? Yung kaugnayan po ng pananampalataya natin at ang ating mabuting mga gawa. Pang-anim po, no, the sin of dissension in the community, no? Yung pagkakaroon po ng sama loob sa kapatid, pagkakaroon po ng division. Ang pang-pito naman po, the sin of the wealthy. Yung pamimili po, no, pagmamata sa mas mahirap, no? Yan po ay binabanggit po sa aklat na ito, no? Then, okay, magtatapos po, no? Okay, ang kabuuan po ng aklat sa prayer of the faithful, no? At last but not least po, no? Okay, dahil ito po ay isang sulat, ito po ay isang epistle, no? Concluding admonition. At yaman din lamang po na nakita na po natin yung kabuuan ng outline. Magfo-focus na po tayo, no? Nakita po natin yung title ng bahagi kung nasaan po ang ating talata, The Testing of Faith. Ito po ay magsisilbing introduction sa kabuuan po ng buong aklat, no? Okay? Ito po ay magbabahagi ng mga importanteng mga katotohanan upang mas maintindihan pa po yung mga bagay na ituturo po ni James sa atin sa mga iba pa pong bahagi ng aklat.
Dahil nasabi po na natin yun, no? Tingnan po natin yung ating talata, itong buong bahagi no, sa verse 2. Sabi po doon, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." No, makikita po natin dito, no? Pag hinimay-himay po natin ang talata, na tunay nga po na ito po sinulat para doon sa mga nagsasuffer na katotohanan na there would be trials and persecution. Napaka-obvious po nun at binabanggit na po yun ang talata. Pero kung titingnan po natin, no, ang invitation po, no, ni James sa atin po, no, is counterintuitive, no? Hindi po normal na pag-anyaya sa atin kapag tayo po ay dumaranas ng paghihirap, ng persecution, ng suffering. Sapagkat hindi po ba, bilang tao po, no, kapag tayo po ay dumadanas ng paghihirap, ay ano po yung usually tatago natin? Sumasama po ang loob natin, nalulumungkot po tayo, hindi po ba na-feel down po tayo? No? Instead po, ang tawag po sa atin ni James ay, we should count it all joy. Kaya nga po, very counterintuitive po yun. Ang tawag po nito, hindi naman po yung dapat lagi na lang masaya. Kaya wag po natin isipin na yun po yung ibig sabihin ng talatang ito na kailangan lagi na lang tayo masaya kahit may problema. Hindi po yun. Kundi, okay, dapat po magkaroon po tayo ng positive outlook, no, sa buhay bilang mananampalataya. Dahil, hindi naman na po bago ang trials and suffering. And yet po, no, kailangan po natin tandaan yung katotohanan ito, na dapat po natin i-expect ang mga paghihirap, mga pagsubok po sa buhay. And they would be in different forms. Iba-iba po mga klase yun, yung mga hindi natin inaasahan, pwede sa kalusugan, pwede sa relasyon, pwede sa finances. Marami pa pong iba, no? Pero spiritual, okay? Lahat po ito ay ina-address ni James sa particular na talatang ito, no? So ngayon po, magandang pong sagutin yung tanong po, no? Ano nga ba yung mga encouragement na to? Bakit nga ba we should count it all joy in the midst of trials? Tingnan po natin yung unang katotohanan na ito. Ang kasagutan po, no, na binabahagi po, na nabanggit po natin na unang katotohanan po na atin pong titingnan ngayong umagang ito, yung sagot po sa tanong na, what are the encouragements in the midst of trials? Ito po yung una. Sabi po dito, the testing of faith produces steadfastness. No? Kaya maganda po itong mga litrato pong aking pinili dito. No? Ako po, alam nyo po na ako po ay isang high school teacher. At hindi na po nawawala sa buhay po ng mga guro at mga estudyante. At marahil po lahat naman po tayo ay nakaranas nito ay ang pagsusulit or ang pagtitake po ng test or quiz or exam. Hindi po ba, may tanong po ako sa inyo, gusto niyo po bang nagtitest? Ako, kahit po ako'y guru, no, okay, ayoko po nagtitake ng test, no, okay. Kala ko po nung natapos na po ako, no, bilang isang guru, no, na hindi na ako magtitake ng test. Yung pala, may board exam pa. May mga test pa pala pag nag-a-apply po ng trabaho, ano, no. So, hindi po tayo makakatakas sa katotohanan na kailangan po natin mag-take ng test. Pero, tingnan po natin, no, okay, ano po ba yung reason kung bakit po tayo nagtitest? Now, technically speaking po, pag tinabi po nating test, ito po ay isang uri ng assessment or evaluation. Okay, it's a measurement po, no? So, ang measure na ito, makikita po natin is either po, it's for what we know, kung ano po ba yung alam na natin, assessment po yun, no? Parang diagnostic po, no? Halimbawa niya, yung diagnostic test mo, yung malaman ng guru, no? Kung ano po yung alam na natin, yung what we should know, okay, and yan po ay evaluation kasi pagtapos na po, no, pagkatapos po maturuan at mag-aral, ay dapat ito na yung alam ninyo, no? Pero maganda pong makita na lahat po ng test ay may resulta, there are results and outcomes. Kaya mga po, no, ang ganda po nung binanggit po, no, dahil po sa talata po natin, mag-move forward po tayo, no, from James chapter 1 verse 2, dumako na po tayo sa verse 3. Sabi po dito, no, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Okay, so ano po ba yung tinitest? Okay, so may katiyakan po, no, na meron pong testing. Ano po ba yung itinitest sa ating mga mananampalataya? Ang tinitest po ay ang ating pananampalataya. At ito po ay wala namang score.
dahil alam po natin yung katotohanan na ang bawat isa po sa atin ay iba-iba po ang level po ng spirituality, iba-iba po ang level po ng ating pananampalataya, ang ating maturity. Kaya naman po, okay, wala naman po itong score. Ngunit ang aim po ng testing na ito na tayo po ay pumasa. It's either we pass or we fail. Pag na-fail naman po, hindi naman nangangahulugan na wala na, na talag bagsak na. Kundi, okay, sa susunod na magkaroon po ng testing ay maaari po nating gamitin ang ating mga natutunan para po mag-improve ang ating tugon po sa haharapin nating test. Hindi po ba? So, ang aim po talaga ay passing. But also, hindi lamang po yung pumasa na dapat po ay natuto tayo, no? Kaya naman po may test. Naalala ko po, no, hindi ko malimutan yung activity ito sa Sunday school po na aming ginawa ay sa pagkakaalala ko, mga bata pa po ako noon, no? So marahil bata pa din po si Tito Jan nung nagtuturo po siya ng Sunday school. Tito Jan, pasensya na po, hindi ko nabanggit sa inyo na mas maaga. Pero na-recall ko lang po ito, no? Nagtuturo ng Sunday school. At gumamit, yung isa sa mga activity is yung gagawa kami ng structure, bahay, no? So ito pong gagawin pong itong activity na gagawa po kami ng structure at after po namin gawin yun, bibigyan kami ng oras lang para gumawa, no, at mga materials. Pagkatapos po ay dadapabadaanin po to sa isang test, no, mga testing rather, no. So ano po yung wind test, no, papaypayan po, no, yung struktura kung it could withstand, no, okay, o kung kakayanin po niya yung malakas na hangin. At yung pangalawa naman test po ay aalugin po, no, titingnan kung kakayanin ito, no, yung pag-alog po, no, kung hindi po ito babagsak. No, napakaganda po nung ilustrasyon na yun sapagkat ganito po ang pagsubok o mga testing po na kinakaharap ng mga mananampalataya, no. Kaya nga po, no, nabanggit po natin kanina na una sa lahat po, no, bilang mananampalataya po, no, we should expect that there would be trials in our life. And these trials would test our faith, no. At dahil po tinitest ang faith, no, ang may expectation po, no, may end result po na gusto na mangyari ang mga guro kapag sila po ay nagpapatest, no. So, either, dahil po ang assumption po ay kapag pumasa ay natuto. Kaya naman po, no, ano po ba yung outcome, yung expectation or resulta na nais po ng Panginoon kapag tayo po ay dumadaan sa mga trials at mga sufferings or testing po na ating binanggit po, no. Ito po ay yung steadfastness. No, napaka old English po ng salitang iyan, pero napakaganda po ng definition, no. So ayon po sa Holman Bible Dictionary, ang ibig sabihin lang po ng steadfastness is to endure patiently, no. Sa Pilipino, parang pagiging matiisin, matatag, no. Kaya yung kinakaya po yung kahit anong problema na kaharapin ay kinakaya at patuloy lang, nagpapatuloy po, no. Sa iba pong versions po ng Bible, like NIV, NASB po, may iba din, meron pong ibang mga salitang ginamit po, no, na maganda rin po nating tingnan. So yung iba pong salita na ginamit in replacement of steadfastness po ay perseverance, di ba? Patience, endurance. Kung makikita po natin na ito'y similar to one another, bumabanggit lang po sa katotohanan na ito po yung nais na outcome ng Panginoon sa atin kapag tayo po ay dumadanas ng paghihirap. So, ito po ay for us is a form of character building. Hindi po ba, no? Nauhon po, no? Nauhubog po ang ating mga character. Kaya nga po kanina, nabanggit ko po yung kahalagahan po ng character. Kung paano po tumutugon sa crisis. Kaya po, ano po ba yung mga pwedeng mabuo kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok? Meron po endurance, no? Kayo tumatatag po, no? Mas lumalakas po tayo, no? Mas kinakaya po natin, no? Mas nagiging, nabanggit ko na po yung strength, no? Patient, no? Mas maging pasensyoso tayo, hindi mainitin yung ulan natin kapag humaharap tayo sa problema, hindi agad na nag-overreact tayo, mas nagiging patient po tayo. Garo po tayong resolve, no? Alam po natin, no? Okay, we are steady, we are focused na, ito po ay kailangan kong harapin ng sa ganitong
paraan sa ganitong attitude na hindi kailangan magpanik, no? At iba pa pa po, no? Kaya kung makikita po natin, napakahalaga po nito, no? Sapagkat yung testing of our faith really produces steadfastness. At tandaan po natin na ang character po, dahil ang steadfastness po ay a form of character, no? Ay maaari lang po natin makuha or maaari lang tayo magkaroon nito kung tayo po ay susubukin. Diba? Character can only be built, strengthened, seen, makikita, mapapatunayan kapag ito ay tinest. Kaya nga po, no, may mga quotations po tayo dito, no, na aking pong binabahagi. No? Hardship is the test of character. Hindi po ba mas nakikilala po natin ang isang tao kapag nakikita natin kung paano po siya humaharap sa problema. At tayo po bilang mga ilaw ng mundo, sapagkat ang ating Panginoon ay ilaw, no? Tinawag po tayo maging ilaw ng mundo. Di ba po, okay, light shines brightest when it's the darkest. Kaya naman po ito ay tumuturo sa katotohanan na ito na dapat po tayong mag-expect na magkakaroon po ng mga trials, suffering po sa ating buhay bilang Kristiyano. At pangalawa po, we should count it all joy sapagkat this would produce steadfastness, character building, character development po on our part. Especially po na dahil tayo po ay tagasunod ni Kristo, tayo po ay tinawag na maging steadfast. We must be steadfast. Kaya ngayon po, no, hindi ko po alam kung ano po ang klase ng problema, pagsubok, ang kinakaharap niyo po bilang isang individual, isang pamilya, tayo po bilang isang iglesia, tayo po bilang isang kumpanya po na sa pinagtatrabaho. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong naran. Pero ito po ay isang pagkakataon. Ito po ay mga pagkakataon na maaari po tayong ma-develop in terms of our character, in terms of our faith. Tandaan po natin yung katotohanan na to. Kapag nagbibigay po ng test ang isang guro, tahimik lang yung guro, pero nandoon pa rin siya. Ganon din po ang Panginoon. Kung tayo po ay nasa kalagitnaan po ng pagsubok, tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa. Nandiyan po ang Panginoon. Ang tanong po, tayo po ba ay magiging steadfast? Maganda pong point of reflection yan. Ano? Kaya naman po, no, sa bahaging ito, magbibigay po ko ng mga katanungan para for us to just reflect po. So una po, sa paanong paraan po tayo nagre-react o tumutugon kapag tayo ay naharap sa pagsubok? Pangalawa po, bakit kailangan natin tumugon ng may kagalakan kung tayo ay humaharap ng pagsubok, no? Kailangan may reasoning, no? May internal motivation po tayo para gawin ito. Pangatlo po, ano-anong mga karanasan po natin sa buhay ang nakatulong sa atin upang lumago ang ating pananampalataya at nakatulong na magkaroon po tayo ng steadfastness. Bago ko po sabihin yung huling bahagi, no, tandaan po natin, no, isa pa pong mabuting kahihinatnan nito ay hindi lamang po tayo magiging steadfast, kundi dahil sa ating pagiging steadfast, maaari po tayong tumulong, makatulong sa iba pa po nating mga kapatid na nakakaranas po ng pagsubok. Tandaan po natin, the testing of our faith produces steadfastness. Lumako na po tayo sa ikalawang kasagutan po sa katanungang, what are the encouragements in the midst of trials? At ang pangalawa pong yun ay, through steadfastness, we may be perfect, complete, and lacking in nothing. Kung makikita po natin na ito po ay karugtong or kaugnay po ng una pong kasagutan natin sa tanong na yan. Sapagkat makikita po natin na yung emphasis po nung una ay yung testing of faith as it produces in steadfastness. Ngayon naman po, no, very specific na kapag itong pagiging steadfast po natin ay nagpatuloy, tayo po ay magiging perfect, complete,
and lacking nothing. Sabi po sa James chapter 1 verse 4 po, no, and let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. No? At bigyan ko lang po kayo ng konting focus, no. Grabe po itong salitang ito, no. Perfect. That we would be perfect. Hindi po ba walang perfect, no? Okay, lagi po nating excuse yung mga tao, no. Ay, hindi ako perfect eh. Pero tingnan po natin to, no. Ito po ay binabanggit ni James po sa atin, no. Sabi niya, let steadfastness have its full effect. Kapag tayo po ay nagsimula na maging steadfast at ito'y nagpatuloy sa ating buhay, tayo po ay maging perpekto, kompleto, at walang pagkukulang. Hindi po ba napakataas na standard po niya, no? Ganon din po, no? Ang interesting po, no? Ganon po yung tawag sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi po, okay, ng Matthew chapter 5 verse 48, ito po ay bahagi ng Sermon on the Mount. Sabi po doon, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect, no? Ulitin ko lang po yan, ha? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So parang nakakabagabag po, no? Nakakakaba, parang ang taas naman ng standard nito. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Hindi madali ang pagiging Kristiyano. Ito po ay isang imposibleng buhay. Ngunit kakayanin po natin ito sa tulong lamang po ng Panginoong Jesus at ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, dapat po tingnan po natin, no? Ano po ba yung ibig sabihin talaga ng perfect? Sabi po ng Holman Bible Dictionary, no? Yung salitang perfect po ay nangangahulugang to be whole or complete, no? Okay, dahil tandaan po natin, no, hindi naman po yung perfection as in like sa pag-test po, no, perfect score. Hindi po ganun, no? Kundi kabuuan, wholeness, completeness po, no? At ito po ay nagfo-focus sa katotohanan ito, spiritual maturity or completeness. And ang ganda po ng panghuling bahagi nito, being Christ-like. At yan po, no, ang goal ng pagiging Kristiyano, no. Nung tayo po ay maligtas, no, nais po ng Panginoon na maging kawangis po tayo ng Panginoong Jesucristo. Isa po sa mga favorite authors ko si Max Lucado, at sabi niya po sa isang libro niya po, no, God loves us so much that He will not allow us to remain the same. He wants us to be just like Jesus. Kaya ganito rin po, no, ang temang binabanggit po, no, ni James para sa atin po, no. At pansinin niyo po, no, hindi lamang po iyan yung temang yan ay makikita natin sa Sermon on the Mount at sa sinasabi po ni James, no. Makikita din po natin kay Peter. Okay, basahin po natin itong bahagi ito, no, ng 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Sabi po dito, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy for I am holy. At ang ganda po, no, kahit po yung salitang ginamit ni Peter ay holiness, is pertaining to the holiness of God, and we are called to be holy, ganun din naman po, no, okay, halos magkaugnay po yung mga katotohanan yan, no? Being perfect, being holy, no? They're interrelated to one another. At iisa lamang po, no, yung pinapakita na to. The end goal of the Christian life is Christ-likeness. Na tayo po ay magiging tulad ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, no, the experience is the best teacher. Kaya naman po, no, kanina, binabanggit, ina-emphasize po natin yung katotohanan na dapat i-expect natin na tayo ay makakaranas ng pagsubok, ng paghihirap. Dahil kapag tayo po ay nakaranas nito, matututo po tayo. Hindi po ba? Lagi kong binabanggit po sa mga estudyante na yung suffering, yung failure, they're the best teachers, no? Kaya they keep us on the ground and they give us valuable lesson rather than success. Ay, tagdaan po natin itong katotohanan na ito, no? Kung nais po natin maging steadfast, sapagkat pag tayo po ay naging steadfast, tayo po ay magiging perfect, complete, lacking in nothing, no? Kailangan po natin dumaan sa proseso. Ang ganda po nito sapagkat ang sumulat din po ng aklat ng Hebrews po, ng Hebreo po, no?
ay binabanggit din itong temang ito, itong katotohanan na ito, no? Ito po, lagi po natin ito nakikitang verse na ito, no? Sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 2. No? Sabi po dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. And let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. At hinighlight ko po, no, yung napakagandang mga katotohanan ito, dahil pinapakita rin po nito kung ano mismo kung ang sinasabi po ni James sa atin. Sabi po dun, no, let us run the race with endurance. Hindi po ba hinantulad ang buhay bilang isang marathon? Tatakbo tayo with endurance. Na pagpapatuloy po tayo kahit pagkahaba-haba po ng ating tatakbuhin, ay we will run with endurance. At ang focus po natin ay sino po? Ang Panginoong Hesukristo. Kahit po tayo hirap na, naranasan nyo na po bang tumakbo ng isang marathon? Ako hindi ko po nararanasan. Pero nakapag 10 kilometers na po ako, et hindi po madali. No? Okay. Imagine po yung ganun ka habang takbuhin. At ganyan po ang buhay. Patuloy po tayo tumatakbo sa ating marathon ng buhay. At ano sabi po nun, no? I-expect mo na kailangan mag-endure. Maraming paghihirap, may sakit. Okay, mainit, yung terrain hindi maganda. But we look to Jesus. Bakit po? He is the founder and perfecter of our faith. Siya po ang founder and perfecter of my faith. Kaya naman po, tingnan niyo po yung ginamit din ng mga salita, no? Who for the joy that was set before him, no? At makikita po natin na ultimately Jesus is our example, no? Our greatest example. He endured the cross, he endured despising of people, no? Okay, and he was shamed, but now he has received that great reward sitting at the right hand of the throne of God. Ito kaya naman po, ito rin po ay hamon sa atin mga mananampalataya. Nais po ng Panginoon, maging tulad po tayo ni Kristo. That we will be steadfast, and when it has taken full effect, we will be perfect, complete, lacking in nothing. Kaya naman po, ito po, no, ang ikalawang encouragement sa atin. No? Dalawang encouragement in the midst of trial. Magkaugnay, ngunit talagang dapat lamang natin marinig at mapaalala sa atin araw-araw. Ito po ay isa mga reflection po, no? Patungkol sa katotohanan ito. Una po ay, paano po ba tayo humaharap sa pagsubok ng buhay? Ano po ba yung attitude natin? No? Pangalawa po ay, nakikita ba ng iba at nararanasan po ba natin ang paglago natin bilang tagasunod ni Kristo? Yung maturity po, no? Kapag tayo po ay humaharap sa pagsubok at paghihirap. Pato po, sa paanong paraan po tayo nagsastrive na maging perfect, complete, and lacking in nothing. Tandaan po natin, no? Let steadfastness have its full effect in our lives so that we may be perfect, complete, and lacking in nothing. Bilang pagtatapos po ay hayaan niyo po akong mag-share ng isang kwento, no. Ito po ay ibinahagi lamang sa amin sa school, no, at napakaganda po nitong kwento. Ito po ay tungkol sa isang silversmith po, no, at isang curious na babae na nagtatanong kung paano nga ba ang trabaho ng isang silversmith, no. At paano ba yung proseso ng refining silver? So nakita po, no, ng babae ang silversmith, at ang silversmith naman ay happy to oblige na para po sagutin ang mga katanungan niya, at habang ginagawa po niya ang trabaho niya. At habang nag-explain po ang silversmith ay binanggit nito na ang unang proseso po, no, okay, ng pag-purify ng silver ay ang silver ay inalagay sa lalagyan katulad nito, no.
at inilalagay ang silver sa pinakamainit na bahagi ng apoy upang ito ay ma-purify. Para po mawala lahat ng dumi nito o mga iba pang mga elemento na kasama nito para ang manatili lamang ay silver. At sabi ng babae sa silversmith, so nilalagay mo yung silver sa pinakamainit na bahagi, no? Habang hawak mo yung silver. Sabi ng silversmith ay, oo, hawak ko nga yung silver, yung nalagyan ko sa silver, hindi ko lamang siya hawak at nilalagay sa apoy, no? Kundi yung mata ko ay patuloy na nakatitig lamang dito sa silver. Hindi ko maaaring hindi tingnan ito sapagkat pag napabayaan ay masisira ang silver. Namanga ang babae sapagkat naalala niya yung katotohanan that God is our refiner na matatagpuan po sa Malakay chapter 3 verse 3. At patuloy po habang ginagawa po yung proseso ng silversmith na ay nandun pa rin yung babae, tinitingnan, no? So talaga nakita niya, nakaupo, very patient ang silversmith habang hawak ang lalagyan kung nasaan ang silver, habang ito ay nalalagay sa apoy at patuloy na tinatanggalan ng mga impurities. At nakita ng babae na talagang hindi inaalis yung mata ng silversmith doon sa silver. Ngayon na-curious ang babae, so paano mo malalaman kung puro na yung silver? If it is purified, wala na, no? Okay? Sabi, numiti ang silversmith at sabi niya, madali lang yan. Kapag nakikita ko na ang sarili ko sa silver. Kapag nagre-reflect na ang mukha ko sa silver. Ang ganda pong ilustrasyon bilang pagtatapos ng ating pag-aaral ngayong umaga ito. Ang Panginoon, ang silversmith na patuloy na gumagabay, nagdadala pa sa atin sa testing sa pinakamainit na bahagi ng apoy upang tayo po ay ma-purify. Mawala ang mga impurities sa ating buhay at patuloy tayong maging perpekto nang makita, hanggang makita ng Panginoon ang kanyang imahe sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga tithes and offerings sa ating mga Lord of Life Christian Fellowship bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa BPI, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 2283-100831. Para naman po sa BDO, i-deposit ito sa account name na Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City Inc. sa account number na 00-2210-292-774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito sa ating official Facebook page, facebook.com/lolcfofficial. Ang mga maglilingkod para po sa linggong iyon ay ang mga sumusunod. Maligayang pagbati po sa mga sumusunod. Magandang umaga sa inyong lahat at nagpapasalamat tayo sa mensaheng pinarating ni kapatid na Ken. At magpasalamat tayo sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon at babasahin ko po sa 1 Corinthians 15 verse 58 po. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon.
dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yan po ang salita ng Panginoon. Maraming salamat po. Para po sa huling awit, tayo pa ay pumalakpak at papurihan ang ating Diyos. God bless you all po.